sa bunwagang pambalitaan ng UNTV, si Angela Lagunzan at si Monica Veralio. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Mga motorista at commuters, naperwisyo ng mabigat na trapiko matapos bahain ng ilang kalsada sa Metro Manila kaninang umaga. Pagtataas ng presyo ng Pinoy Tasty at pandesal hindi napapanahon ayon sa Department of Trade and Industry. 10.5 billion pesos na halaga ng mga peking produkto nasabat sa isang bodega sa Quezon City. China at mga bansang kasapi sa ASEAN nagkasundong magkaroon ng negotiating text ukol sa Code of Conduct sa South China Sea. Muli na namang naperwisyo ang mga motorista at commuters na naipit na mabigat na trapiko matapos na malubog sa baha ang ilang mga lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na buhos ng ulan kaninang umaga. Ito ang balita ni Joan Nano. Walang humpay na bumuhos ang malakas na ulan na nagsimula dakong alas 4 ng madaling araw kanina. Dahil dito agad na binaha ang ilang mga lugar na nagdulot ng matinding traffic sa iba't ibang mga kalsada sa Metro Manila. Sa mga litratong kuha mula sa MMDA Metrobase, makikita na hindi makadaan ang mga maliliit na sasakyan sa tapat ng gate ng Camp Aguinaldo sa EDSA northbound lane dahil sa baha. Naapektuhan ito ang mga motorista na nanggaling ng EDSA White Plains, kaya naman bumara sa kalsada ang mga sasakyan na lalo pang nakapagpabigat ng trapiko sa EDSA. Bumper to bumper rin ang sitwasyon ng mga sasakyan kaninang umaga sa bahagi ng Quezon Avenue patungong Welcome Rotunda na tumukod hanggang sa kahabaan ng Espanya. Kanina, malakas talaga yung pagbuhos ng ulan, ano? Yung short but heavy. Yung ganyan, hindi po agad na kakayanan ng ating mga drainage. Alam naman po natin ang problema na sa drainage. Kahit araw-arawin namin na pagde-dredge dyan, pagki-clear yan, yung irresponsible at saka indiscriminate throwing of garbage natin sa kalsadaan, na dyan din naman dumadaan yung ano, rainwater drain natin, yan po yung mga humaharang, talaga pong aasahan natin yan. Bukod sa matinding traffic, stranded rin ang daang-daang mga commuters sa iba't ibang mga lugar. Sa Commonwealth Avenue, sinakop na ng mga pasahero ang halos tatlong lane ng kalsada dahil sa pahirapang makasakay kaninang umaga. Ganito rin ang senaryo sa may Espanya UST kung saan naglakad na sa tabi ng kalsada ang mga tao dahil walang masakyan. Nakakalungkot lang dahil nga po ang naapektuhan dito rush hour. Yung dahil sa pagbaha, yung nabagalan, hindi agad nakaikot yung mga public utility vehicles natin. Marami sa mga kababayan natin ang late o hindi na siguro pumasok. Dahil sa epekto ng baha at traffic, kinansela rin kanina ni Mayor Herbert Bautista ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa Quezon City. Ipinaliwanag ng MMDA na sa mga ganitong pagkakataon, hindi talaga maiiwasan na maperwisyo ang mga motorista at commuters, lalo't panahon ngayon ng tag-ulan. Bagaman maayos anila na gumagana ang 57 pumping station sa Metro Manila, ayon sa MMDA, hindi nito tuluyang masosolusyunan ang problema sa baha kung patuloy pa rin magtatapon ng basura sa mga daanan ng tubig ang ating mga kababayan. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista at commuters na planuhin ng mas maaga ang kanilang mga pagbiyahe sa mga ganitong panahon upang maiwasan ang aberya sa kanilang trabaho at eskwela. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Nanindigan ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi pa napapanahon na magtaas ng presyo ng Pinoy Tasty at pandesal. Ito ang balita ni Monoxon. Nagtataka ang Department of Trade and Industry sa mga ulat na nagtaas na ng piso ang presyo ng Pinoy Tasty. Ayon sa DTI, hindi napapanahon na magtaas ng presyo ngayon, lalo na at hindi naman nagtaas ang presyo ng harina simula pa noong Enero. Subalit aminado ang kagawaran na may naitala silang pagtaas sa presyo ng asukal, gatas, itlog at LPG. Anumang pagtataas sa presyo ay dapat na ipinaalam muna sa kanila upang makapagsagawa sila ng ebaluasyon. Hindi nga sila pwedeng basta magtaas ng presyo, lalo na yung mga produktong nasa SRP natin. Kailangan bago gumalaw ang presyo ng manufacturers, kailangan nilang isubmit sa atin. Dahil hindi pwede nating lituhin ang consumers at bigla na lang silang magulat na tumaas na pala ang presyo nang hindi natin sila na-advise ng mabuti. Sumang-ayon naman ang samahan ng mga baker at sinabing bahagya pang ang bumaba ang presyo ng harina.
Binabantayan rin ng mga baker kung magkakaroon ng pagbabago sa minimum wage. Dagdag ng grupo, posible namang tumaas ang presyo ng harina sa katapusan ng taon dahil sa foreign exchange rate. Doon pa lamang sila magdedesisyon kung marapat na talagang magtaas ng presyo ng tinapay. Naiintindihan naman ng grupo kung magtataas ng presyo ang maliliit na bakery sa mga barangay. Sila, hirap sila dahil ang gamit nila LPG, kami diesel. So, yun ang different. Tapos ang asukal, lahat naman affected. Samantala, plano namang mas palawakin pa ng DTI ang nasasakop ng mga produkto ng expanded suggested retail price. Ayon sa kagawaran, plano nilang idagdag ang mga premium na tinapay na nabibili sa merkado. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Makati City. Nagkasundo ang mga bansang kasapi ng ASEAN at China sa 51st ASEAN Ministerial Meeting sa Singapore na magkaroon ng negotiating text para sa Code of Conduct sa pinagtatalunang teritoryo sa South China Sea. Ito ang balita ni Mary Jo Maleriado. Isang milestone ang narating ng Southeast Asian nations at China. Hinggil sa Code of Conduct o dapat na ugaliin ng mga claimant countries sa pinagtatalunang teritoryo sa South China Sea. Ito ay ang pagkakaroon ng isang draft COC negotiating text na magiging batayan para sa gagawing negosasyon ng mga partido. Isa ito sa mahalagang inanunsyo ni Singapore Prime Minister Vivian Balakrishnan. I'm pleased to announce yet another milestone in the COC process. At the recent COC talks in Changsha, China, in June 2018, the ASEAN member states and China have arrived at a single draft COC negotiating text. This will be a living document and it will be the basis for future COC negotiations. Ang outcome ng pagpupulong ng China at ASEAN ay mahalagang hakbang sa negosasyon para sa isang final COC sa disputed region. Batay sa inilabas na joint communique para sa 51st ASEAN Foreign Ministers Meeting, pinibigyang diin-din ang pagkakaroon ng akmang environment para sa gagawing negotiations. Ngayong araw, nakipagpulong naman ang mga foreign ministers ng ASEAN member states sa kanilang dialogue partners. Kabilang dito ang ASEAN Ministerial Meeting sa partners na Australia, India, European Union, Canada, South Korea at United States of America. Samantala, nais ng China na magkaroon ng military exercises at energy exploration sa ASEAN sa pinagtatalunang teritoryo sa South China Sea. Subalit anito, di dapat ibilang ang Estados Unidos. Mary Jo Maleriado, UNTV News and Rescue, Singapore. Pinauubayan na ng Malacanang kay upcoming Ombudsman Samuel Martires ang pagpapatupad ng dismissal kay Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ito ang balita ni Rosalico. Nanindigan ng Malacanang na legal at naaayon sa saligang batas ang desisyong inilabas ng tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapatalsik kay Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ito ang tugon ng Malacanang sa mga kumukwestiyon sa timing ng naturang desisyon at sinasabing wala ring poder ang punong ehekutibo na i-dismiss ang Overall Deputy Ombudsman. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ipinauubaya na ng Malacanang kay upcoming Ombudsman Samuel Martires ang pagpapatupad sa dismissal order laban kay Carandang. It's immediately executory and we would want to see that the order be implemented immediately as soon as the new ombudsman takes his oath. Ayon pa kay Roque, ipinag-utos ang pagpapaalis sa pwesto kay Carandang dahil sa mga reklamong inihain laban sa kanya, partikular na ang graft, corruption at betrayal of public trust, bunsod ng paglalantad ni Carandang ng mga umano'y fabricated bank record ni Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya. Maituturing anyang unethical ang ginawa ni Carandang na pagbigay ng naturang public statement sa isang aligasyong under investigation pa lamang. Gayunman, may pagkakataon pa anya si Carandang na ipetisyon ang desisyon laban sa kanya sa pamamagitan ng judicial review sa korte. Para naman kay detained Senator Leila De Lima, masyadong mabigat ang dismissal order sa dating Deputy Ombudsman at naniniwala itong may agenda sa likod ng pagpapatalsik sa dating opisyal. It's too harsh a penalty, the dismissal. The real agenda there is about the official.
Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nilinaw ng Department of Finance na hindi naman lahat ng sektor o industriya ay maapektuhan kapag naisabatas na ang Comprehensive Tax Reform Package 2. Ayon kay Undersecretary Carl Chua, dadaan muna sa pag-aaral ng Board on Investment kung ano-ano mga negosyo ang tatanggalan ng pribilehiyo sa pagbubuwis. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Inawin ng Department of Finance ang pangamba ng business sector sa posibleng maging epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train 2 Package ng administrasyon, kung saan ibababa ang corporate tax sa 25% mula sa 30%. Ngunit babawiin naman ito sa mga maaalisan naman ng pribilehyo mula sa pagbabayad ng buwis. Ayon kay Finance Undersecretary Carl Chua, hindi naman lahat ng industriya o negosyo ay tatanggalan ng insentibo. Kung ang investor or industriya or firm ay exporter or footloose, ibig sabihin pag nawala ang incentive ay lilipat po sila sa ibang bansa. Yan po ang kailangan tulungan natin. Isa sa mga halimbawa ng mga nakatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ay ang mga industriyang nasa economic zone. Pinagkakalooban sila ng income tax holiday o 100% exempted sa pagbabayad ng corporate income tax mula 4 hanggang 6 na taon depende sa industriya, tax at duty-free importation. Libre sa pagbabayad ng export tax, gayon din sa mga sinisingil ng local government unit tulad ng mayors at business permits, depende sa negosyo. Ayon pa kay Chua, sakaling mapabilang ang isang industriya sa maaaring maalisan ng insentibo, ay hindi naman nila ito bibiglain. Pero kung ang isang firm or business nag-enjoy ng forever na gross income earned special rate, we will give the firm 2 to 5 years as sunset or phase out. So hindi naman totoo na biglang mawawala pag na-enact yung tax reform. Ipapaubayan ng Department of Finance sa Board of Investment ang pagsusuri kung ano-ano mga industriya ang mga dapat nang tanggalan ng tulong o pribilehiyo mula sa pagbabayad ng buwis. Sa ngayon ay nakabinbin pa rin para sa pagtalakay ng Kongreso ang panukalang Train 2. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nakipagpulong na si Assistant Secretary Mocca Uson kay Consultative Committee Spokesperson Ding Generoso ngayong hapon. Ayon kay Generoso, pagbibigay impormasyon sa pamamagitan lamang ng social media ang magiging papel ni Uson sa naturang kampanya. Ito ang balita ni May Bermudez. Iikot lamang sa pag-post sa social media at internet ang papel na gagampanan ni PCOO Assistant Secretary Mocca Uson para sa kampanya ng pamahalaan na Federal Form of Government. Ito ang naging paglilinaw ni Consultative Committee Spokesperson Ding Generoso matapos ang kanyang pagkikipagpulong kay ASEC Mocca ngayong hapon. Ang official function niya sa PCOO is Undersecretary for Social Media. In line with her official function as Undersecretary for Social Media, she can help in the federalism campaign through her social media activities kasi yun ang trabaho niya. Nang tanungin si Generoso kung ano nga ba ang mismong tungkulin ni Uson sa nasabing panukala ng pamahalaan. Actually, ang sinabi ko nga lang dito during the interview ay she can write about it in her column and in her blog. Dagdag pa nito, hindi lamang ang nasabing opisyal ang kinakailangang sumali sa Federalism Information Drive, kundi maging ang iba pang opisyal ng PCOO dahil sa mandato nitong magbigay ng tamang impormasyon sa mga Pilipino. Si Assistant Secretary Mocca ay isang celebrity blogger at kilalang taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa maitalaga sa nasabing posisyon Mayo 9 noong nakaraang taon. Samantala, sa darating na Agosto 19 ay opisyal nang matatapos ang tungkulin ng Consultative Committee. Sa ngayon naman ay hindi pa rin mapagdesisyonan ng 20 ng Kongreso kung sa pamamagitan ng Constituent Assembly o Constitutional Convention rerebisahin ang saligang batas para sa paglipat sa federalismo. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang motorcycle rider matapos bumangga sa gutter sa Quezon City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
hindi makatayo mag-isa ang isang lalaking ito dahil sa pananakit ng kanyang mga tinamong sugat dahil sa aksidente sa motorsiklo sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City pasado alauna kaninang madaling araw. Kaagad na inassess at nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na kinilalang si Patrick Lloveras, 24 anyos. Kwento ni Patrick, habang binabagtas niya ang kahabaan ng Commonwealth Avenue ay hindi niya napansin na may gutter dahil madilim sa bahagi na yon ng kalsada. Nang mabangga sa gutter, tumilapon si Patrick sa kanyang sinasakyang motorsiklo. Nagtamo ito ng gasgas sa kaliwang braso at idinadaing din ito ang pananakit ng kanyang kaliwang hita. Pagkatapos malapatan ng first aid ay dinala na ang biktima sa FEU Nicanor Reyes Medical Foundation para sa karagdagang atensyong medikal. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay sa pamamaril ang isang dating security guard matapos masangkot umano sa iba't ibang kaso sa Caloocan City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Reynate Ponte. Nakahandusay sa madilim na iskinita sa Phase 9 sa Bagong Silang, Caloocan City, ang bangkay ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Kinilala ang biktima na si Michael Magno, 35 anyos na dating security guard. Ayon sa kanyang tiyahi na si Maylene, ginising na lang sila ng kapitbahay at sinabing binaril ang kaanak niya at hindi niya alam kung sino ang may kagagawan. Hustisya na lang, katulad ng mga panawagan ng mga ibang namatayan, hustisya po. Ayon sa investigador ng Caloocan City Police, na tumanggi nang magpa-interview sa harap ng kamera, nasangkot umano si Michael sa iligal na droga at nasa drug watch list ng barangay. Napagalaman din na sangkot si Michael sa pagpatay ng isang lalaki noong isang taon at nakulong na rin dahil sa pagdala ng baril. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang dalawang basyon ng kalibre 45 na baril. Inaalam na kung may kinalaman ba ang pagpatay kay Michael sa kanyang mga nakalipas na mga kaso. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Susunod sa ito ang balita. 10.5 billion pesos na halaga ng mga peking produkto na sabat sa isang bodega sa Quezon City. Nabisto ang ilegal na operasyon ng isang towing services company sa Makati City na naghahatak ng mga sasakyan sa kabila ng kawalan ng lisensya at accreditation mula sa MMDA. Modus ng RWM Towing Services na dalhin sa kanilang motor pool ang sasakyan upang kikilan ang may-ari nito. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Sinubukang kausapin ng mga tauhan ng Makati City Police Station ang mga kawani ng RWM Towing Services sa motor pool nito sa Aragon Street, Barangay San Isidro, Makati, bandang alas 9 ng umaga kahapon. Ito ay matapos malaman ng mga otoridad ang ilegal na operasyon ng RWM Towing Services. Hinatak kasi nito ang bus ng UNTV libreng sakay nang huminto ito sa kanto ng Buendia Avenue at Bautista Street, bunsod ng nasirang fuse nito. Ngunit imbis na dalhin ang bus sa impounding area ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Ermita, Maynila, ay dinala ito sa tapat ng motor pool ng RWM Towing Services. Pagdating sa motor pool ng towing service, naayos naman agad at napaandar na ang bus. Naniningil ng halagang 8,500 ang tauhan ng RWM Towing Services para maibalik ang lisensya ng driver. Nang ma-report sa Makati City Police ang insidente, biglang ibinalik ng isang tauhan ng RWM Towing Services ang lisensya ng driver ng UNTV bus bago pa man dumating sa lugar ang mga otoridad. Agad ring isinara ng mga tauhan ng RWM Towing Services ang gate ng motor pool nito at hindi na lumabas sa kabila ng pangangatok ng mga pulis. Ayon kay Police Chief Inspector Gideon Ines, Deputy Chief of Police ng Makati City, natuklasan nilang walang license to operate ang RWM Towing Services at hindi rin umano ito accredited ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Itong RWM Towing Service na to ay matagal nang reklamo dito yan sa Makati. Actually, hindi sila accredited towing company ng MMDA. So lahat ng mga tinotow nila ay illegal po yan, yung kanilang towing. Wala silang lisensya kasi unauthorized towing company yan.
Nalaman din ng Makati Police na ilang residente ang nagre-reklamo dahil sa abalang idinidulot ng mga sasakyang dinadala ng RWM Towing Services at ipinaparada sa mga tabing kalsada sa lugar. Itong towing company na to ay ang pagmamayari ay taga Manila. Then kapag nag-tow sila sa Manila, dito rin nila dinadala dito sa ano na to. Kaya minsan napupuno ng mga sasakyan to, nagre-reklamo yung mga residente pati na yung mga barangay authorities. Bunsod nito, nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na kung huhulihin ang mga towing company, tingnan umano ang physical description na nakasulat sa gilid ng towing truck kung mayroong nakalagay na accredited by MMDA o iba pang kinauukulang ahensya. Ipagbigay alam umano sa mga pulis o MMDA ang mga kahinahinalang towing services. Nananawagan tayo sa mga netizens natin na kung nakita nyo itong towing company na to ay i-report ka agad, no, sa kinauukulan para mahuli itong towing company na to. Hindi naman nagbigay pa ng pahayag ang panig ng towing service. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Makati City. Nasabat naman sa isang bodega sa Quezon City ang mga peking tax stamp at mga produkto na nagkakahalaga ng 10.5 billion pesos. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kahon-kahong mga peking produkto ang natagpuan ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Quezon City matapos itong maimbestigahan at mainspeksyon ng Bureau of Customs. Batay sa impormasyong hawak ng Bureau of Customs, nagkakahalaga ang lahat ng mga ito ng 10.5 billion pesos. Inisa-isa ni Customs Commissioner Isidro La Peña na buksan ang mga kahon. Laman ng mga ito ang mga peking tax stamp na nagkakahalaga ng 8.5 billion pesos. Ginagamit umano ito ng mga smuggler upang makatakas sa pagbabayad ng tamang buwis at maipuslit na maibenta ang mga sigarilyo sa merkado. Iba't ibang klase po yung ginagawa, nire-release ng BIR na tax stamps para to ensure na compliant ang either manufacturer man siya or importer siya ng sigarilyo. Siyempre kapag peke ang ginagamit nila, ibig sabihin hindi sila nabayad ng excise tax due to the Bureau of Internal Revenue. That is why after this, the commissioner has ordered the coordination with the BIR para we resolve this matter. Nakita rin sa loob ng warehouse ang mga ukay-ukay, mga pakete ng smuggled na sigarilyo, mahigit 1,000 sako ng bigas, mga peking bag at sapatos, maging ng mga sari-saring sangkap sa pagluluto, gaya ng Chinese longganisa at MSG. Hindi rin dumaan sa pagsusuri ng FDA ang mga produkto, kaya hindi tiyak kung safe itong ikonsumo ng publiko. Ayon kay Customs Chief La Peña, tiyak na isa sa ilalim sa destruction o sisirain ang mga produkto, lalo na ang mga bigas, dahil naipuslit ito papasok ng bansa ng walang clearance sa National Food Authority. Yung mga prohibited by law, this will be destructed, kaya hindi naman na pwedeng i-auction yan or donated. Okay will be destructed because it's prohibited by law because of its health issues. Ayon sa Enforcement and Security Service ng BOC, kasalukuyan pa nilang iniimbestigahan ang mga may-ari ng on-time trading kung saan nakita ang warehouse na pinaglagyan ng mga peking produkto. Binibigyan ng 15 araw ang mga may-ari ng warehouse upang ipakita ang kanilang pruweba na nagbayad sila ng tamang duties and taxes. Kapag hindi sila nakapagsumite ng proof of receipt na nagbayad sila ng buwis, maglalabas ang warrant of seizure and detention ang Bureau of Customs. There will be subjected to a case, i-file natin sa kanila, and then with ma-issued na sila ng warrant of arrest, bubulihin natin sila. Nakasaad sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines, bawal ang importasyon lalo na ang pagbebenta ng mga peking produkto. Inihayag din ng BOC na posibleng matagal na ang ganitong transaksyon sa naturang warehouse. Ngunit kailangan pa anyang dumaan sa proseso ng investigasyon ang kanilang natuklasan upang masampahan ng kaukulang kaso ang mga sangkot kapag napatunayan ang kanilang paglabag. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isa sa mga legal option ng Department of Justice o DOJ ang pansamantalang pag-turnover sa pork barrel scam mastermind na si Janet Lim Napoles sa U.S. Federal Authorities upang doon litisin sa kasong money laundering. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, nakapaloob ito sa umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.
Matatanda ang nabanggit din ni Guevara noong Miyerkules na ang isa pang opsyon ng pamahalaan ay ang extradition ni Napoles kapag tapos na ang paglilitis ito sa mga nakabinbing kaso sa Sandigan Bayan o sakaling ma-terminate na ito. Dagdag pa ni Guevara, maaari ring tumestigo sa Estados Unidos si Ben Hurlui na inutusan umano ni Napoles na mag-transfer ng pera sa mga bank account ni Napoles sa Amerika. Pinakakasuhan ng federal grand jury si Napoles at ang kanyang pamilya sa pag-convert ng multi-bilyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga mambabatas sa personal nitong assets at bank accounts. Tinatayang nasa 20 milyon dolyar ang naipuslit ng pamilya Napoles sa Amerika. Kasalukuyan nakadetene ang Pork Barrels Camp Queen sa Camp Bagong Diwa. And for the news abroad, the type of Ebola in the latest outbreak in Democratic Republic of Congo is the Zaire strain, which has been successfully vaccinated against in past flare-ups, the health ministry said in a statement on Thursday. 4 people have tested positive for Ebola in and around Mangina, a town of about 60,000 people in North Kivu Province, 100 kilometers from the Ugandan border. Another 20 people have died from unidentified hemorrhagic fevers in the area, mostly in the second half of July. Ebola is believed to be transported long distances by bats and can find its way into bushmeat sold at local markets and eaten. Law enforcement officials in Costa Rica said on Thursday they had recovered over 2 tons of cocaine from a low-profile boat found about 80 nautical miles off the coast, one of the biggest drug confiscations made at sea. Costa Rican authorities said they began an operation in the Pacific Ocean after receiving a tip from the U.S. Coast Guard on Wednesday that resulted in the discovery of about 2,000 packets of cocaine of about 100 kilograms each. The drugs were found on a 4-motor boat known as a low-profile vehicle or a narco submarine, a kind frequently used by drug traffickers because they are difficult to detect by radar. The Costa Rican Coast Guard Service and Drug Control Police said 3 Colombian men were arrested and remain in custody in Costa Rica. Airstrikes carried out by Saudi Arabia-led coalition killed 26 people in Hodeidah, Yemen. Sonny De Los Reyes reports. Airstrike on Thursday by a coalition led by Saudi Arabia on a fishing port and fish market in the Yemeni city of Hodeidah killed 26 people, a Yemeni local official said. Earlier, the International Committee of the Red Cross said on Twitter it was sending medical equipment to Al Thawra Hospital to treat 50 people in critical condition following the attack. I was saving people when the second airstrike happened. Its impact and shrapnel came into my face, making me bleed a little. I couldn't feel my hand because of the shrapnel. The hospital said in a tweet, a strike targeted its main gate, leaving dozens of casualties, while Houthi-run Saba News Agency said 40 were killed in the strike. We moved to the hospital right away and found a disaster, a criminal disaster. The numbers of those killed is 26. 26 martyrs till now, and those wounded reached 35 to 40. Wounded whom we counted, not counting those in private hospitals. And we sent so many wounded to the private hospitals, and we're still nursing the wounded and dealing with those killed. A Saudi-led coalition spokesperson denied any responsibility behind the airstrikes. The strikes comes as the United Nations tries to secure ceasefire agreement between the warring sides. Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and the Sunni Muslim allies have been fighting in Yemen with the Western backing for more than 3 years against the Iran-aligned Houthis. Sonny De Los Reyes, UNTV News and Rescue, Middle East. U.S. Secretary of State Mike Pompeo began a 4-day visit to Asia to promote a U.S. vision of transparent, private sector-led investment with a stop in Malaysia, which has ordered a review of the sort of massive Chinese projects Washington questions. Pompeo arrived in Kuala Lumpur on Thursday evening en route to ASEAN regional meetings in Singapore. He met Malaysia's 93-year-old Prime Minister Mahathir Mohamad on Friday morning to congratulate him on an unexpected May election victory that returned him to power on a pledge to clean up government.
Mahathir had an often scratchy relationship with the United States and other Western countries, while Malaysia's longest-serving prime minister from 1981 to 2003. And those are the stories making news from around the world. Good afternoon. Tatlong libo, isang daan at 75 araw o 8 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ng katarungan, hindi lamang para sa aming apat na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumagdumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio no comment sa isyong siyang nasa likod ng papapatalsik kay Alvarez bilang House Speaker. Maaari nang madaanan ng mga motorista ang flyover sa southbound ng Cavitex kung saan magiging diretsyo na ang biyahe ng mga motorista papasok ng Cavite. Ito ang balita ni Benedict Samson. Magiging malaking luwag sa biyahe ng papasok ng Cavite ang ginawang flyover sa southbound ng Cavitex na pinasimula noong nakaraang taon. Hindi na kinakailangan pang huminto sa dating traffic light ng mga motoristang papasok ng Cavite mula sa Parañaque at ng mga galing sa Cavite papasok ng Asiana. Napakalaking bagay dahil dati po may traffic light dito at maghihintay pa ang mga motorista bago sila makapag left turn. Eh ngayon naman po nakita nyo open ang ating flyover at ngayon nagagamit na. So ang laki ng bawas sa traffic. Sa ngayon ay dalawang lane pa lang ng flyover ang maaaring madaanan ng mga motorista, habang kasalukuyang ginagawa pa ang nalalabing dalawang linya nito. Inaasahan naman na ngayong buwan ay matatapos ang unang bahagi ng Cavitex enhancement kung saan kabilang ang mga ginagawang road widening at ng binuksang flyover. Asahan din ang karagdagang mga tollbooth sa Cavitex kung saan mas mabibigyan lunas ang traffic congestion dito. Kaya gusto ko rin na malaman ng ating mga kababayan, malapit na po, pati yung mga tollbooths. From yung existing na 17, magiging 30 na. So yung galing po sa South at galing po sa Cavite, Las Piñas, expect nila na bibilis po ang daloy ng trapiko sa coastal. Hinikayat naman ni DPWH Secretary Mark Villar ang mga motorista na gumamit na ng RFID upang hindi na maabala pa sa mga toll booths. Malaking bagay po kung lahat po kayo, imbis na maghihintay pa sa cash, bumili na kayo ng RFID para mabilis po ang processing sa toll booth. Sa susunod na buwan ay pasisimulan na ang ikalawang bahagi ng Cavitex enhancement kung saan maglalagay ng bridge widening sa Wawa Las Piñas area na tinatayang nagkakalaga ng 1 bilyong piso. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Nilinaw ni City Administrator Erickson Alcovendas na hindi ang inilabas sa 2017 report ng Commission on Audit na may 27 ghost barangay sa Maynila na nakatanggap ng share mula sa real property tax collections na aabot sa mayigit 100 milyong piso. Batay sa kanilang opisyal na records, mayroong 896 na mga barangay sa Maynila pero umabot sa 923 ang mga barangay na nakatanggap ng real property tax share. Paliwanag ng City Administrator, hindi pa ibinibigay ang pondo sa 27 barangay dahil may nire-resolba pang boundary dispute ang mga ito. Ayon pa sa City Administrator, bukas ang opisina nila para sa individual or grupong gustong busisiin ang mga records. So kaya ho ang ginawa ho ng lungsod, Dahil meron pang mga dalawa o higit pang barangay na nagtatalo kung kanino dapat maibigay yung property tax, eh hinawakan muna ito ng lungsod in trust. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sentro ng pagdiriwang ng ika-68 adlaw hong Butuan ngayong taon ang pagpapahalaga sa kultura ng lungsod. Ito ang balita ni Raymond Oktobre.
Adlaw Hong Butuan, ang taon-taong selebrasyon sa kultura, tradisyon at pagkatatag ng lungsod. Taong 1950 nang matatag ang Butuan City sa ilalim ng Republic Act 523 sa panahon ng Yumaong Congressman Marcos Calo. Ngayon, ito na ang ika-68 taong pagdiriwang ng Adlaw Hong Butuan kung saan bumida ang iba't ibang aktibidad na pumukaw sa kultura ng mga Butuanon. Ilan dito ang Baroto Race, Agri-Fishery Trade Fair, Abayan Festival, State of the City Address, People's Night at iba pa. Pero alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang Adlaw Hong Butuan? What is Adlaw Hong Butuan? So Adlaw, araw ng Butuan o the Charter Day, binutuanon lang ni siyang word gigamit kay since na araw o adlaw ng Butuan na adyay gigamit nga word na binutuanon. So gitawag siyang Adlaw Hong Butuan. Ilan sa mga ipinagmamalaking landmark sa Butuan City ang Magsaysay Bridge na pinupuntahan pa ng karamihan at ang historical na Masaw Beach. Sabi nga nila, hindi ka taga Butuan kung hindi ka pa nakakapunta dito. Kaya halina sa Butuan at sama-sama nating ipagdiwang ang Adlaw Hong Butuan. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Natagpuan ng mga miyembro ng 2nd Infantry Division ang bangkay na isang hinihinalang miyembro ng New People's Army dalawang araw matapos ang nangyaring engkwentro sa Batangas. Ito ang balita ni Sherwin Culubong. Na-recover ng militar ang bangkay ng isang pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army ilang araw matapos ang nangyaring engkwentro sa Sitio Colocontro, Barangay Bulsa, San Juan, Batangas. Natagpuan ito ng mga miyembro ng 2nd Infantry Division na natatakpan ng tuyong dahon ng nyog sa bahagi ng bundok ng Sitio Sampalok ng Barangay Bulsa habang nagsasagawa sila ng pursuit operations. Inilahila na halos isang kilometro dahil sa mga bakas ng galo sa likod. And ang masama nito ay pinabunan lang ito ng mga light coconut leaves in an attempt ng New People's Army na pagtakpan yung patay nilang kasama. Kinilalang bangkay na si Alias Jepoy na kabilang umano sa grupong Kilusang Larangang Guerrilla Silangan na dating kilala sa tawag na Platoon Galaxy. Ayon kay Captain Patrick Retumban, tagapagsalita ng 2nd Infantry Division, nagtamo ng dalawang tama ng bala sa dibdib si Alias Jepoy. Ginamit nila yung canine tracking dogs at sinundan yung mga bloodstains from the encounter site. And after almost 2 days of tracking, nilid sila ng aso patungo dun sa nangangamoy na patay na katawan. Kasabay naman ito ay muli nilang hinikayat ang mga miyembro ng makakaliwang grupo na ibaba na ang kanilang mga armas at magbalik loob sa pamahalaan. Ipinalibig na ng San Juan Police ang labi ng naturang NPA member. Sherwin Culubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Nagsagawa ng public information dissemination ang Department of Interior and Local Government sa Davao City ang kaugnay ng isinusulong na federal constitution. Ito ang balita ni Dayan Ventura. Itambuhan sa mga gobernador, mayor o barangay officials sa Davao Region ang ipatigayo na Federalism Forum o consultation sa Department of Interior and Local Government bahin sa paghimo sa federal constitution. Tumong sa mga aktibidad nga makuha ang sentimiento sa regional level sa maong tanyag aron makonsidera kini sa pagabuhaton na federal constitution. Dagalaw mo sa bang DILG na makatabang kini aron mas mutaas pa ang pagkahibulo sa mga tao maitungod sa federalismo. Kami yung naatasan ng Pangulo na magpaliwanag hanggang sa barangay. Ngunit hindi naman namin ito kakayanin in very short time. So kaya kami nakikipagtulungan sa Presidential Communications Operations Office kasi kailangan maihatid yung mensahe ng Pangulo hanggang sa barabarangay. At magagawa mo lang yan through social media and through mass media. Sa laing bahing gikalipay usal sa pipila ka mga local officials, ang ipatigayo niya pagpasabot sa DILG bahin sa sulod sa federal constitution. To listen the provisions of the draft kay general lang ako na ibalaan na makutob lang sa makita na Kos TV na inigagawas ng mga kopya na soft copy sa internet to Facebook pero wala gyud nako gisulayan pa og basa tungod kay aduna pa yung mga changes kuno ang CONCOM until they arrive sa final draft.
Sumala usab kay Governor Douglas Caga sa Davao del Sur, dakong tabang ang mapasabot og maayo ang federal constitution. Maay na ilang ibuhat karon kay ma-explain nila nga although dunay additional nga hierarchy, dunas mas dako sa madawat sa regional government. Sunod nga doon sa DILG ang rehiyon sa Visayas. Ginahanduman nila nga mahuman sila sa bulan sa Desyembre karong tuiga sa pagpatigayon sa information dissemination, awareness and consultation aron masuwat na ang draft sa federal constitution. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Debra Veral, maayong hapon. Susunod sa ito ang balita. Members Church of God International at ilang miyembro ng grupo binigyang pagkilala sa 2018 Blood Donors Awarding Ceremony ng Zamboanga City Medical Center. Gagawin ng permanente ng Police Security and Protection Group ang dalawang pulis na pansamantalang ibinigay kay Senator Antonio Trillanes IV. Ayon sa PSPG, ito'y matapos sa sabihin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Navy na hindi na sila magbibigay ng escort sa senador. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Wala nang ibibigay na escort ang Armed Forces of the Philippines para kay Senator Antonio Trillanes. Batay sa sulat ng Special Detail Unit ng AFP sa Police Security and Protection Group o PSPG, nirecall na nila ang dalawang Marines na bantay ng senador. Simula pa noong July 16, 2018, alinsunod na rin sa utos ng AFP Chief of Staff. Itinanggi naman ang Philippine Navy na nagbigay sila ng escort sa senador. Kaya naman, ang dating pansamantalang dalawang police escort na itinalaga ng PSPG kay Senator Trillanes ay gagawin ng permanente. Continuous lang po yung detail namin ng security na dalawa sa kay Senator Trillanes hanggang po sa term niya. Hanggat matapos po yung term ni Senator Trillanes. Hindi ba nilirin yun? Co-terminus po kasi ma'am yung detail ng security sa senators at saka sa congressmen, sa House of members of the House of Representatives, saka sa cabinet secretaries po. Ayon kay D, batay sa direktiba ng Pangulo gamit ang alunan doctrine, dalawang pulis lamang ang pwedeng ibigay na bantay sa mga opisyal ng pamahalaan, maging sa mga sibilya na may banta sa buhay. Maliban lamang sa President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice, DILG, Chief PNP, at Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines na maaaring sumobra sa dalawang bantay. Paliwanag pa ni D, maaari namang mag-apply ang isang opisyal ng pamahalaan ng higit sa dalawang police escort, ngunit sa ilalim ito sa pag-aproba ng Executive Secretary sa Office of the President. Kung sakali man pong mamarapati ni Senator Trillanes na magkaroon po ng mas higit sa dalawa, posible po yun, mag-a-apply lang po ng exemption sa for the application of the Lunan Doctrine sa Office of the President. Matatandaang noong isang buwan, tinanggalan ng escort si Senator Trillanes nang hindi ito mag-renew ng letter order sa PSPG na nag-e-expire one buwan. Bukod sa dalawang police escort ni Senator Antonio Trillanes mula PSPG, mayroon ding dalawang police na bantay ang anak nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Nananawagan ng isang animal rights group sa publiko na mag-ampon na lang ng aalaga ang aso o pusa kaysa sa bumili pa sa mga pet store. Bunsod ito ng dumaraming bilang ng mga alagang hayop na inaabandona ng may-ari sa kanila. Ito ang balita ni Charlie Baredo. Cute at malambing ang 8 taong gulang na pusa na si Lulu. Nangangailangan siya ng isang pamilya na mag-aalaga at magmamahal sa kanya dahil sa ngayon ayaw siyang ampunin ng maskisino. Ayon sa People for the Ethical Treatment of Animals Asia, or PETA, nangangailangan sila ng tulong para makahanap ng pamilya para kay Lulu na malusog naman subalit pipi. She's very quiet and actually she is deaf.
She's deaf, so she's not bothered by any noise. She can live a solitary life. So it would be nice if Lulu would be able to find a permanent home. Abril nang ipa-check up umano si Lulu sa pita ng kanyang amo, pero mula noong iniwan siya dun, ay hindi na ito binalikan. Like, she looked very scared. She looked really thin. She was actually very thin. And she was parang quiet. Payo ni Janice Sevilla, isang campaign coordinator sa PITA, kinakailangang isipin ng mga amo kung makakayanan nilang mag-alaga ng hayop dahil habang buhay na nila itong makakasama. Madalas daw kasi pag lumalaki na ang mga alaga, ay hindi na ito masyadong pinapansin ng mga amo at napapabayaan na. Hinihikayat rin ng PITA na mag-ampon ng mga hayop imbes na bumili sa mga tindahan para makahanap din sila ng pamilya. We get reports more than once a day that animals are abandoned everywhere, like everywhere in the country, not just in Metro Manila. And also, like when you go outside, you'll see healthy looking animals na may collars pa, pero they're free roaming, they are stray. So, this only means that they were abandoned. Importante rin daw na idaan sa spaying at neutering process ang mga alagang hayop para hindi na sila mabuntis. Sa mga gustong mag-ulat tungkol sa mga karahasan sa mga hayop, tumawag lang sa 02817-5292. Charlie Barreto, UNTV News and Rescue, Makati City. Umaasa ang pamunuan ng NutriAsia at ang mga natanggal na mga manggagawa na magkakasundo na sa gagawing mediation ngayong hapon sa opisina ng National Commission and Mediation Board. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JL Asayo live. JL, go ahead. Angela, nitong ang Lunes, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng manggagawa ng NutriAsia at pamunuan ng NutriAsia. Ipinaglalaban kasi nila na makabalik sila sa trabaho bilang mga regular employee ng NutriAsia at hindi mga contractual worker ng isang BMEG na isa sa mga contractors. At dahil sa gulong nangyari nitong nakaraang Lunes, ayon sa facilitator ng mediation, tila back to zero ulit ang pag-uusap. Una nang nag-offer ng terms ang pamunuan ng NutriAsia noong June. Dahil tila hindi di umano katanggap-tanggap para sa mga manggagawa, dahilan para umabot ng mahigit 2 buwan ang strike ng mga natanggal na trabahador. Sa Lunes, August 6 pa sana nakatakda ang isang mediation conference sa pagitan ng NutriAsia at leader ng mga natanggal na mga manggagawa. Ngunit pinaaga ito ni Secretary Delio III ngayong araw. Maliban sa facilitator, present din ang Dolly Regional Director ng Bulacan, ilang leaders ng mga manggagawa at abogado ng NutriAsia. Una nang inoferan ang mga manggagawa ng 2-month separation pay pero ayaw itong tanggapin ng mga manggagawa at ipinaglaban pa rin nila na makabalik sila sa trabaho bilang mga regular employees. Kasalukuyan ngang nangyayari ang isang closed-door mediation conference at ilan sa mga impormasyon na nating nakuha sa pagkakataong ito ay inaalam ng NutriAsia kung ano naman ang terms and conditions na gustong ihain ng mga manggagawa. Angela, kani-kanina lang lumabas yung mga ilang officers ng Dole at ilang manggagawa at umakyat sila sa fifth floor. Sinasabi nga na 750, initially 750 ang pwede nilang i-absorb ng NutriAsia at 215 naman ang ginagawa nila ng paraan for the separation. So ngayon merong ongoing na computation na ginagawa para sa separation package na ibibigay doon sa 215. Ayan muna ang latest mula dito sa Dole. Maraming salamat sa iyo, JL Asayo, live sa Quezon City. Sa iba pang balita, nagsalita na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa mga alegasyong siya ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez bilang House Speaker. Ito ang balita ni Grace Cassie. Tumanggi nang magkomento si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa aligasyon ng ilang kongresista na siya ang nasa likod ng pagpapatalsik kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Matatanda ang Pebrero ng taong ito nang pumutok sa social media ang galit ng presidential daughter kay Alvarez. Matapos umano siyang tawaging oposisyon sa pagbuo ng regional party na hugpong ng pagbabago. At ang isang kongresistang nakabanggaan ni Alvarez sa Kamara na si Davao del Norte Representative Tony Boy Floirendo ay kilalang malapit sa Mayora. I think it was more the rift of the speaker with the Mayor Sara.
No comment. Pero para kay Alvarez, kinalimutan na daw niya ang nangyari at magfo-focus na lang sa kaniyang trabaho. Okay na nga ako. Wala naman. Siyempre, human being din tayo. Pero okay na rin. Okay na. Samantala, tumugon naman si Mayor Sara sa pahayag kahapon ni Pilipilaban National President Senator Coco Pimentel III na bukas sila na magkaroon ng koalisyon sa hugpong ng pagbabago. Once siguro we receive an intent coming from PDP, then we'll discuss it with the officers and then we can decide. Pero ayon kay Special Assistant to the President Secretary Bongo, mismo ang Pangulo ang nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng koalisyon ang dalawang partido. Plano po niyang ipapatawag yung magkaibang faksyon at sana po ay mapag-iisa ito at lalong palakasin ang partidong nagluklok at tumulong sa kanya sa presidency. Grace Cassin, UNTV, News and Rescue, Philippines. Alamin na natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magiging maulan ba ang ating weekend? Magandang po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay wala tayong LPA o bagyo sa palibot ng Philippine Air Responsibility. Ayon sa PAGASA, hanggang weekend ay wala tayong nakikita na maaaring makaapekto sa ating bansa. Liban na lamang dito sa may Southwest Monsoon o Habagat at makaka-experience talaga ng mga pag-ulan, lalo na po sa may kanlurang bahagi nating bansa. Sige, Ray, ibigay mo na ang kabuang ulat panahon. Narito pa din tayo sa ating ulit panahon, yung pong Southwest Monsoon ang Habagat, nakaka-apekto pa rin po sa may Southern Luzon, sa Visayas po at sa Mindanao. Sa forecast po ng PAGASA, ang era po ng Palawan, Occidental Mindoro at yung Grumblon ay makakaranas pa rin po ng makulimlim na panahon at meron po niyang hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Sa nalabing bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila, meron pa rin po mapulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa era po ng Science Garden sa Cagayan City, bukas maaari pong mabot sa 32 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura, 35 sa Tuigaraw, medyo malinsangan po yan, at sa Palawan po hanggang 28 degrees Celsius. Sa era po ng Western Visayas, mas malaki ang posibilidad na magkaroon po dyan ng mga pag-ulan, samantalang may mga biglaan din po mga pag-ulan o thunderstorm sa era po ng Central Visayas at yung pong Samarat Leyte area. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang pinakamataas temperatura bukas, 31 sa Metro Cebu at 32 sa Aeroport ng Tacloban City. Mas malaki din po ang posibilidad na magkaroon po ng mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula at ARMM dyan po sa may area ng Mindanao at may mga thunderstorms din po sa nalabing bahagi ng Mindanao. Sa Aeroport ng Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang temperatura bukas, 32 naman po sa may area ng Metro Davao, going to po sa may area ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise, 5:40 a.m. atin naman pong sunset, 6:25 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan mo po tumara. Huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Marit po sa inyan. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Sumailalim sa isang araw na first aid at rescue preparedness training ang UNTV News Team at volunteers ng Members Church of God International sa California bilang paghahanda sa anumang sakuna sa estado. Ito ang balita ni Aloy Kalingasan. Wildfires, heat waves, lindol, mass shootings at tumataas na crime rates. Ilan lamang ito sa mga kinakaharap ngayon ng mga residente ng California. Kaya alinsunod sa pinasimulan ni Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita. Sumailalim ang news team at volunteers ng UNTV at Members Church of God International o MCGI sa California, katuwang ang Los Angeles Department of Parks and Recreation, sa isang araw na first aid and basic rescue training nitong nakaraang linggo. ISA was excellent thing. They follow instruction, they pay attention, and we even it was short time training. It was only one day training. We accommodate a lot topics. Mayroong halos 700 lifeguards at rescue volunteers na sumasailalim kada taon sa training sa ahensya, kabilang ang CPR, first aid at disaster preparedness. Sa mga ganitong pagsasanay din dumaan ang mga volunteer ng UNTV at MCGI.
Ikinatuwa ng news team at volunteers ang una sa series ng trainings bilang paghahanda sa pagtulong sa kapwa gaya ng ginagawa ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas. Ito po ay panukala po ni Kuya Daniel Rason para po makatulong po. Dahil ikaw po ang una sa balita, una ka rin po sa eksena. Kung meron pong mga taong nangangailangan ng tulong, mga aksidente or disgrasya, tayo po ang unang makabigay ng paunang lunas, first aid o CPR na kinakailangan. It's all about extending someone else's life. Kaya napakaganda ng advocacy na to na UNTV News and Rescue Team. Nagpasalamat din ng Department of Parks and Recreation ng Los Angeles sa UNTV at MCGI at hinikayat itong ipagpatuloy ang training para sa anumang sakuna. Mr. Quia Daniel and Brother Ellie, keep doing what you're doing. Keep letting these guys train the citizens in your area. Let them get the citizens in your church, the patrons in your church, get them trained up, because you never know what's going to come in handy. And they're going to be looking to you. The community is going to be looking to someone in some type of uniform to say, help us. Ayon sa Department of Parks and Recreation, mahalaga sa komunidad ang aktibong pakikiisa ng mga grupo gaya ng UNTV at MCGI at ang kakaibang advokasya na tulong muna bago balita ay isang halimbawa na anilay sana maipagpatuloy sa buong estado. Aloy Kalingasan, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. Binigyan parangal ng Zamboanga City Medical Center ang Members Church of God International dahil sa patuloy na pagsuporta nito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na blood donation campaign. Ito ang balita ni Dante Amento. Muling kinilala ng Zamboanga City Medical Center ang kontribusyon ng Members Church of God International sa ginanap na 2018 Annual Awarding and Recognition Ceremony ng mga blood donors. Ang ospital ay nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Health. Ang pagkilala ay dahil sa patuloy na pagsuporta ng MCGI sa blood donation activities nito. Ang MCGI na mas kilala sa religious program na ang Dating Daan, ang may pinakamaraming na-donate na dugo. Sa lahat ng atin pong pagtanong ng utang na loob, sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mabuting pagkakataon upang tayo'y makatulong sa ating mga kapwa-tao. Salamat po sa Diyos. Apat na beses na nagsasagawa ng mass bloodletting ang MCGI sa lugar sa isang taon. Mula noong 2015 ay nakapagbigay na ng 539 bags ng dugo ang grupo. Kaugnay nito, pituring miyembro ng MCGI ang tumanggap ng Galloner Award ngayong taon. Ibig sabihin nito, nakapag-donate na sila ng dugo ng 10 beses. Lubos ang pasasalamat ng ospital sa grupo at kay Brother Eli Soriano na kabilang sa pangunahing advokasya ang mag-donate ng dugo. Minsan nanonood din ako ng program ni Brother Eli, no? Talaga namang ano sila, talagang tumutulong sila sa kapwa nila, no? Isa na dito yung pagbibigay ng dugo, no? Kahit sa Manila, no? So sana maipagpapatuloy ng inyong organisasyon. Umaasa ito sa patuloy na suporta ng MCGI sa kanilang programa, lalo na't malaki ang pangangailangan ng dugo sa ospital na aabot sa 60 hanggang 70 bag kada araw. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. At yan ang ating featured news ngayong gabi. Ako po, si Leslie Lomboen. Balik sa inyo, Angela at Monica. Maraming salamat, Leslie, at happy weekend po. Happy weekend. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.